Guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Ito naman po ang inyong lingkod para magbigay po ng kunting idea at ang topic ko po natin ngayon kung kapapaano po magbasa ng water bill. Okay po, in actual po dito, nagdrawing pa ako dito ng mga metro. Ayan po makikita nyo. Ayan. Ito po makikita nyo dito. Ito po yung 1,000. Ito po yung 100. Ito po yung tens at ito yung ones. Once na magre-read po kayo ng ano, titingnan niyo po yung araw nung bill. May araw po yan kasi ito. Ito yung araw. Ayan. Pag sinabi pong ganyan, counterclockwise, dito po mag-umbisa pag ano, counterclockwise, para yung ikot ng relo. Next, dito po yung susunod yung counterclockwise po, yung ano, pabalik naman. Kaya nandun yung 1 pag ano ng ikot niya, no? Okay? Yung next naman po yung tens, clockwise na naman. Ayan, parang ikot ng relo. Dito ang simula, 1 pag ganun paikot, pag ganun hanggang gumakadang sa 0. At itong next naman sa yung ones, dito mag-umpisa. Pakaliwa na naman. Ibig sabihin counterclockwise. Example po, may na-read po tayo dito na example dito, ituturo ko. Ayan. May na-read po tayo dyan na sa pagitan ng 9 saka 0. Eh, sabi niya clockwise, ibig sabihin, ang read po niya lalagay mo is 9. 9 lang kasi hindi po siya umabot ng 0 sa 10. Okay? Next, ito naman po. Ayan. Yung needle niya nakapoint sa 0 saka 9. Eh, ang ikot naman po ay pag ganito. Kaya, yan. 9 pa rin kasi hindi pa umabot sa 0. Okay po. Ayan. Ito naman, next. Ang ikot ay pa kanan, clockwise. Ayan, clockwise. Oh. Parang relo. Tumapot siya sa 1. So, pagitan ng 1 in 2, ang ano po niyan ay 1 kasi hindi pa siya tumatapat ng 2. Laging pipiliin niyo po yung mas mababa. Pero na pag nagsakto, di ito ang lalagay mo, okay? Next naman po dito sa 1, ganito pa pagbasa niyan. Nakaano dito ay clockwise, ay counterclockwise, pabalik. Nandito yung 1, ayan o. Pabalik. Ay tumapat sa 1, kaya lalagay niyo 1. Kaya ang rating po niyan is 9, 9, 1, 1. Okay po, 9911. Ngayon dito, susulat tayo dito 9911 pala to. Dito tayo 9911 na. Yan. Okay. Ngayon, may example natin po, may previous yung 9960 ang basa noon, last month. At ito yung present. Yan, mga minus mo yan. Pag may minus mo po itong 9960 sa 9911, magiging 47 yan. Okay. Diba? 9, 9, tinawa na. Ito. 9960 minus 9911. Ayan. 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 Kumbit po natin yun. Ano yan? 9960 minus 9911. Ibig sabihin nyo po yan is 49. Yan. 49 cubic meter. Eh, 49 cubic meter. Eh, sabihin po natin na 8 pesos. Sabihin natin na po na 8 pesos per cubic meter. Itatimes po po ngayon ng 49, ha? 49 times 8 pesos. Yan na. 49 times 8. Dali. 49 times 8. Ibig sabihin, 300 ang babayaran nyo po ay 392 pesos. Sa loob po yun ng isang buwan. Kasi yung reading po nito, pag nagre-reading po sa bill ng tubig, di ba? Sa isang buwan, isang beses. Ayan.
Guys, maraming maraming salamat po. Sana po may natutuan kayo kung paano po magbasa ng water bill. Okay po, maraming maraming salamat po. Bye-bye. Good luck sa next video.